Ano ang black hole? Paano ito nabubuo? Bakit kinatatakutan ito ng marami? Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay special thanks muna tayo sa ating kaibigan, ang Katindig Uragon Channel. Wala itong video na ito kundi dahil sa kanya. Kung small YouTuber ka, suportahan natin ang isa't isa. Subscribe na dahil marami siyang upload about tips and techniques sa pag-YouTube. Ilalagay kong link description sa ibaba. Okay. Mabalik tayo. Ang black hole ay maituturing na halimaw sa kalawakan dahil kaya niyang higupin hindi lang ang Earth, kundi pati na rin ang buong solar system. Kahit maging ang pinakamalaking supermassive star sa kalawakan, ay kaya niyang burahin. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling misteryo ang kalawakan. Hindi pa napapag-aralan ng husto ng mga scientist kung ano ba talaga ang nasa loob nito. May nagsasabing papunta ito sa ibang dimensyon, maaaring papuntang future o papunta sa nakaraan. Ang iba na may sinasabing ito ay tunnel ng walang hanggan. At ang pinaka-latest na pag-aaral naman ay sinasabi na ang loob nito ay walang kasing lakas na pressure at gravity na kung saan kaya niyang durugin ang anumang mahulog dito. Hindi pa tapos ang pag-aaral sa mga black hole dahil maging liwanag ay hindi nito kayang takasan. Isa lang ang sigurado sa mga panahong ito na ang black hole ay kayang baliwalain at burahin ang law of physics. Mayroon itong limang pangunahing parte. Una ang event horizon. Tinawag itong point of no return dahil ang anumang dumaan dito ay hindi na maaaring makabalik pa. Maging ang liwanag ay hindi magagawang lumabas mula rito. Sa puntong ito rin ay nangyayari ang pinakamalakas na pressure na kayang dumurog sa kahit anumang bagay na mapadpad dito. Ang pangalawa na may gravitational space-time. Ito ang tunnel na daraanan mo sa oras na mahigup ka ng isang black hole. Sa puntong ito, nagsisimula ang distortion o pag-compress sa anumang bagay na mahigup nito hanggang sa pinakamaliit na anyo, hanggang sa hindi na siya kayang ipaliwanag pa ng physics. Ang pangatlo naman ay ang singularity. Ito ang pinakasentro ng black hole. Pinaniniwalaang ito ang may pinakamalakas na gravity sa buong kalawakan. Sa katunayan, kapag naglagay tayo ng singularity sa sentro ng Earth, kahit maging kasing liit lamang ito ng barya, ay kayang-kaya niyang higupin ang inner core at outer core ng ating planeta. Maging ang sinasabi nilang Agartha, ay kayang higupin ng isang black hole na kasing laki ng barya. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang Agartha, ito ay mundo sa loob ng ating mundo. Tatalakayin natin yan sa mga susunod pa nating video. Okay. Ang pang-apat na parte naman ay ang accretion disk. Ito ang mga dust at gas particles na nabubuo at umiikot sa paligid ng isang black hole. Ito rin ang nagpapatunay na napakalakas ng gravitational pull ng isang black hole. Dahil ang accretion disk ay nagmumula sa mga debris ng planeta o bituin na dinurog ng isang black hole. Nagpapaikot-ikot lamang ito sa orbit hanggang sa marating niya ang event horizon. Ang panglima naman ay ang quasars. Ito ang particle jets na lumalabas mula sa north at south pole ng isang black hole. Ito ay mas maliwanag kahit pagsamasamahin pa natin ang 100 average na galaxy. Napaka-misteryo nito sa mga scientists dahil walang sino man ang kayang magpaliwanag kung saan ito nanggagaling at bakit sobrang liwanag nito. Sinabi ng marami na ito raw ang paraan ng isang black hole para i-release ang mga bagay na nahigup niya. Pero marami rin ang nagsasabi na imposible itong mangyari. Mayroong apat na uri ang black hole. Una ay ang quantum black hole, na kilala rin sa tawag bilang micro black hole. Ito ay nagsimula kay Stephen Hawking. Sinabi sa kanyang teorya na may mga black hole sa kalawakan na kasing laki lamang ng atom. At ang tawag ng iba dito ay microscopic black hole, dahil hindi ito makikita kung hindi gagamit ng microscope. Kahit ganun kaliit, sinasabing mayroong itong bigat na kaparehas ng sa Mount Everest. Damn! Ang ibang mga scientist ay sumusuporta sa teoryang ito ni Hawking, subalit ang iba naman ay hindi sumasang-ayon.
Ang pangalawa ay ang stellar black hole. Ito ay 10 to 20 times na mas mabigat kumpara sa ating araw. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagsabog ng isang massive star. Ang event na ito ay tinatawag na supernova, pero hindi porket nagkaroon ng supernova ay black hole na kaagad. Kapag sumapat ang gravity at ang pressure sa gitna ng supernova, ay nakakabuo ng neutron star. Pero kapag ang pagsabog na ito ay supermassive o mas malakas, ay mas malakas din ang pressure na nagtutulak paloob at hindi kakayanin ng isang neutron star. At doon na mabubuo ang isang black hole. Ang stellar black hole ay ang pinaka-common sa ating kalawakan. Ang pangatlo naman ay ang intermediate black hole. Mas malaki ito ng halos doble kumpara sa ating stellar black hole. Hindi pa sigurado ng mga scientists kung bakit o papaano ito nabubuo. Teorya nila na mayroong dalawang paraan kung papaano nabubuo ang intermediate black hole. Una ay ang paniniwalang nagmula ito sa mas malaking supermassive star at sobrang laking supernova ang naganap. At mula rito ay makakabuo ng malaking black hole na tinawag na intermediate black hole. Ang pangalawang teorya naman ay nagsasabing maaaring galing raw ito sa dalawang stellar black hole na nagsama. Kung iniisip nyo na baka lumalaki ang mga black hole dahil marami silang nahigop na planeta o mga bituin, nagkakamali kayo. Wala pang pag-aaral na sumusuporta para dito. Akala ng marami sa atin na ang mga black hole ay patuloy na lumalaki sa pamamagitan ng paghigop ng anumang bagay sa kalawakan. Iisang paraan pa lamang ang napatunayan para lumaki ng lumaki ang isang black hole. Yun ay kapag nagsama ang dalawang black hole o higit pa. Ang ikaapat na black hole naman ay ang supermassive black hole. Ito ay 4 million times na mas mabigat sa ating araw. Walang eksaktong idea ang mga scientists kung papaano ba ito nabubuo, dahil sinasabing nandyan na siya pagkatapos ng Big Bang Theory. Ang pinakamalapit sa atin na supermassive black hole ay ang Sagittarius A, na nasa gitna ng ating Milky Way. Ang diameter nito ay kasing sukat ng distansya ng Sun at ng Earth. Dahil nga ang mga black holes ay invisible, napag-aaralan lamang ito sa pamamagitan ng pag-obserba sa paligid nito. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang itsura ng black hole. Kung mapapansin niyo, maging ang liwanag mula sa likod nito ay hindi niyo makikita. At ito naman ang posibleng mangyari kapag hinigop tayo ng isang black hole. Una ay magkakaroon ng malawakang earthquake dahil unti-unting naiiba ang takbo ng gravity. At pagkatapos nun, ay bigla na lang tayong mawawala. At walang kasiguraduhan kung saan ba tayo mapupunta. Paano naman kung giant star ang ilagay natin sa isang black hole? Ito ang mangyayari. Unti-unti niya itong dudurugin hanggang sa mahigop niya ito ng buo. Paano naman kung isang supermassive star ang hihulog natin sa isang black hole? Dahil nga sa napakatinding pressure, ay bigla na lang magko-collapse ang supermassive star at unti-unti niyang hihigupin ang mga parte nito. Ang ibang parte naman ay magpapaikot-ikot lamang at mapupunta sa accretion disk. Magpapaikot-ikot ito hanggang sa marating niya ang event horizon at higupin ito ng buo. Sa ibang pag-aaral ay sinasabing napupunta ang anumang mahigup ng isang black hole papunta sa kabilang dimensyon. At yun ay ang white hole. Ito ay ang kabaliktaran kung anong meron tayo ngayon sa ating kalawakan. Mula rito ay may kakaibang mundo, ibang panahon na hindi natin alam kung kailan. Ibang mundo na wala tayong kasiguraduhan kung saan. Ikaw, kung mayroon kang teorya tungkol sa black hole, ay nais kong malaman sa comment sa ibaba. Dahil gusto ko ring malaman kung ano ba ang idea niyo tungkol sa isang black hole. Okay. At habang ikaw ay nagko-comment, ay dumako muna tayo sa ating watch out. Watch out. Shout out pala, shout out. Watch out kay Jermaine Noel Makaraig. Tropa ko 'yan. Kay Great Raynan. Kay Sean Teves Prestado. Watch out kay JP Trinidad. Gushon. Leo Isaac Kudalina. What's out kay Juan Anem,
kay Pinky Magluyan, what's out kay Alpha Miguel Vlog, kay Julius Mandy, at kay Lance Abri. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa ating channel. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay mag-subscribe na. I-hit ang bell. I-hit mo na rin ang all para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. At nag-watch out tayo sa mga unang comments natin. Muli, ito si Mr. Pantas. At sa channel na ito, libre ang matuto.